noong February 23, 1892, nang ang Riles ng Manila tumabalakat ay pinasinayaan. Ang Guagua ay halos ang tanging daungan ng embarkasyo papunta at mula sa Maynila na nagsisilbi sa lalawigan. Lalo pang napabuti ang komersyo nang ang linya ng Riles ng San Fernando to Guagua ay pinasinayaan noong November 17, 1907. Ang Guagua ay naging isang mahalagang larangan ng digmaan sa kasagsagan ng mga puwersa ng Imperial Japanese patungo sa Bataan. Isang linya ng depensa na umaabot mula Porac hanggang Guagua ay itinatag upang maantala ang pagdagsa ng mga tropang Japones. Ang Guagua ay isang unang klaseng munisipalidad sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa 2020 census, ito ay may populasyon na 12,008,893 katao. Gusto mo bang malaman kung paano nagsimula ang Guagua? Tara, samahan niyo ako at alamin. Bago tayo magsimula, maaari mo bang i-like, follow at i-share ang video nito? At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness, if you wanna play tough. Ayon kay Fray Diego Bergaño, may akda ng unang inilathala na gramatika ng Pampango noong 1732. Ang pangalang Wawa na mula sa Hindu-Malayan na pinagmulan ay nagmula sa salitang vernacular na alwa o alawa na nangangahulugang bunganga ng ilog. Marahil sa kalapitan nito sa bukalan ng ilog. Ang lumang pamayanang ito ay pinangalan ng Wawa. Ang orihinal na pangalan ng bayan na Wawa ay binago ng mga priling Agustinian at muling bininyagan itong Guagua noong taong 1590. Gayunpaman, walang malinaw na paliwanag sa pagbabagong ito. Isang mananalaysay ang naghinala na ang kawalang siglan ng Wawa na ang ibig sabihin ay laway ay maaaring nag-udyok sa mga Espanyol na baguhin ito sa Guagua. Higit pa rito, dahil ang Wawa ay tumutukoy sa isang anyong tubig, ang Guagua ay maaaring nagmula sa salitang Espanyol na aqua na ang ibig sabihin ay tubig. O kaya naman ay ang kawalan ng letrang W sa alpabetong Espanyol, ang Wawa ay ginawang Guagua. Pinili ng mga naunang naninirahan sa bayan na manatili sa Guagua dahil dito sila maaaring makipagpalitan ng kalakalan sa mga tao mula sa iba't ibang isla. Kasama ang iba pang paraan ng kabuhayan tulad ng pangingisda at pagsasaka. Ang navigable na ilog kung saan ang bayan ay pinagkalooban ay nagbigay daan sa mga barko sa pagpapadalan na maghatid ng mga kalakal papunta at mula sa iba pang mga pangunahing lokalidad, partikular na ang Imperial na Maynila. Ang unang cargo boat na dumating sa Guagua ay ang Doña Dominga noong May 7, 1884. Hindi nagtagal ay sinundan ito ng mga bapor na kaibigan at kababayan na nakaangkla sa pier sa barangay Santo Niño na mas kilala bilang Yanco Landing. Noong 1892 na ang Riles ng Manila tumabalakat ay pinasinayaan. Ang Guagua ay halos ang daungan ng embarkasyo papunta at mula sa Maynila na nagsilbi sa lalawigan. Matagal nang bahagi ang mga Chino sa pangunahing panlipunan at pang-ekonomiyang mainstream ng Guagua. Noong 18th siglo, sumilong sila sa bayan upang matakasan ang diskriminasyon at pag-uusik sa Maynila. Matapos ang kanilang halos kabuuang pagpatay, ang mga Inchik ay namuhay sa relatibong kapayapaan habang sila ay malayang nagsasanay ng kanilang gawain at nakikihalubilo sa mga lokal na residente. Ang mga residenteng Chino ay mga ngalakal, mason, mang-uukit ng kahoy, karpintero, magsasaka at manggagawa. Ang kanilang impluensya sa kultura at pang-ekonomiyang buhay ng Guagua ay hindi maaaring palampasin. Hindi uunlad ng husto ang bayan kung wala ang mga serbisyong pang-ekonomiya na ipinibigay ng mga Chino. Malaki ang naging bahagi ng bayan sa mga revolusyonaryong pakikibaka laban sa mga dayuhang nanghihimasok.
Isang bahay malapit sa simbahan ang ginawang lihim na selda ng mga katipunero noong August 1897. Noong March 1898, isang massacre sa lahat ng mga Espanyol na nakikiramay sa Guagua ang nagmarka ng pagtatapos ng kolonyalismong Espanyol at ang simula ng pamamahala ng mga Amerikano. Bukod dito, sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano at ang sumunod na ikalawang digmaang pandigdig, ang Guagua ay naging isang mahalagang larangan ng digmaan. Sa pagpasok ng 20th century, isang bagong sistema ng edukasyon ang ipinakilala at ginawang tinyag at magagamit ng mga Pilipino. Ang Guagua Elementary School sa Barangay Santa Filomena ay pinaniniwalaang ang unang naitatag sa bayan noong taong 1901. Kalaunan sa taong yon, isang guro ng Ingles ang dumating sa distrito ng Betis at nagbukas ng isang primaryang paaralan na regular na gumagana. Noong 1908, ang Colegio del Sagrado Corazon de Jesus, ngayon ay St. Mary's Academy sa Barangay San Roque, ay itinatag sa isang dalawang palapag na gusali na donasyon ng isang charitable matron sa downtown Guagua. Lalo pang napabuti ang komersyo nang ang linya ng Riles ng San Fernando to Guagua ay na-charter noong November 17, 1907. Nang maglaon, noong 1918, itinatag ang Guagua National Institute na ngayon ay Guagua National Colleges sa Barangay Santa Filomena sa kumbento ng Simbahang Katoliko. Dagdag pa, noong 1941 nadama ng kura, noong panahong yon ang pangangailangan para sa isa pang mataas na paaralan sa bayan, kaya binuksan niya ang St. Michael College. Sa pagpapatalsik sa diktaturang Marcos noong 1986, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng isang Sustainable Development Program para tugunan ang naghihikahos na estado ng bayan. Mula sa pag-uuri ng kita noong 1986 bilang isang third class na munisipalidad, ang Guagua ay lumago sa isang first class one. Ang Guagua ay nakakuha ng ilang outstanding citation para sa tagumpay nito. Kabilang ang ilang most outstanding LGU awards, ang Guagua ay lubhang nasalanta ng pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Ang Bukit Festival ay ginaganap taon-taon mula December 27 hanggang 28 bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ni St. James the Great, patron ng Betis, Guagua. Ito ay tinaguriang Sistine Chapel of the Philippines. Ang dukit ay isang lumang tradisyon at industriya sa lalawigan ng Pampanga at ginagawa ng mga tagapagtaguyod ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatili at maprotektahan ang tradisyon sa gitna ng patuloy ng mga tagumpay sa digital age. Ang Parish Church of St. James the Apostle ng Betis, karaniwang kilala bilang Betis Church, ay isang baroque style na simbahan na matatagpuan sa Betis District ng Guagua sa ilalim ng Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. Ang simbahan ay itinatag noong 1607 at nakatuon kay St. James the Great. Idineklara itong National Cultural Treasure ng National Museum at ng National Commission for Cultures and the Arts. Immaculate Conception Church, ang unang edipisyo ng simbahan, ay itinayo noong 1587, ngunit sa kasamaang palad ay nasunog ng apoy. Ang kasalukuyang istruktura ng simbahan ay itinayo noong 1772 sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Agustinian. Ang simbahan ay lubos na napabuti noong 1862 hanggang 1870. Ang mga interior ay simple at ang mga sentrong pang-akit ay ang pangunahing altar, isang likha ng kilalang lokal na pintor na si Willie Layog. Ang uri ng katedral na simbahan ay matatagpuan kaagad sa tabi ng Guagua Municipal Building at matatagpuan ang Cardinal Santos Catholic Center at ang Immaculate Conception Parochial School. Ang Guagua Mansion ay isang intimate event venue na matatagpuan sa Guagua. Nag-aalok ang Guagua Mansion ng nakamamanghang lokasyon para sa iyong wedding reception
at isang magandang setting upang makipagpalitan ng iyong mga panata. Magkaroon ng sarili mong mansyon sa loob ng isang araw at piliin na ihanda ang iyong kasal o seremonya o pagtanggap o ganap na maginhawa sa isang lugar. Available din para sa mga prenuptial at pre-debut photoshoots. Ang 92 taong gulang na mansyon na ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-iconic at pinaka-nakuhaan ng larawan na landmark ng Pampanga. Ngayon ay nakatayo pa rin ito bilang isang patotoo ng pagmamahal hindi lamang ng mga may-ari kundi lalo na ng mga tao ng Guagua na may mas malaking bahagi ng mayamang kasaysayan nito. Ilan lamang yan ang makikita sa Guagua. Ngayong alam mo na paano nagsimula ang Guagua, ano ang reaction mo dito? Comment ka lang sa baba. Hanggang sa muli, salamat! I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no